Kasipa, so ito na naman tayo, panibagong araw. So may dumating dito sa atin, si Sir. Ito yung kanyang alaga. Yan, Bristol Motorcycle. Ang kaso, charging system, so nalulubat daw. So nakapagpalit na ng battery. Hindi pa rin mahanap yung kanyang sakit. So dinala dito sa atin. Saan pa kayo galing, Sir? Lipa. Lipa? Ayan, Sir, taga Lipa pa. Okay. So, sa Lipa pa galing si Sir. So, pinasyal pa tayo dito. Taga Lucena daw siya. So, base dito sa kanyang charging system, sa reading natin, maka-start yung makina, kaka-start pa lang natin, 12.8. So, hindi normal yung kanyang voltahe. Standard, mga kasipa. 3-phase charging system, kung tawagin natin to, ito yung pinakamataas na charging system ng motor. So, dapat ang minor nito is hindi dapat 12.8. So, naglalaro ito sa mga 13.8, mga ganon, mahigit. So itong kanya, mabagal yung response. 12.8 lang yung kanyang voltage. Sir, parib nga ako, Sir. Parib ba ako, parib? Okay. So kung makikita nyo, nare-rev ni Sir ang RPM. Sir, palagay ako sa 5,000 RPM. Sa 5. Okay. Ayos na, Sir. 5,000 RPM, 12.8. So, abnormal po yan pagdating sa 3-phase charging system, mga kasipa. So, chichikin natin dyan. Unang-una natin chichikin. Baba muna natin yan, bagong battery. Chichikin muna natin dyan yung wirings. Okay. Tapos, ito ang primary natin chinichik dapat. Yung regulator o rectifier. Ito yung charging, mga kasipa. Titingnan natin. Yun, so 5 wire siya. So malamang yan ay naka 3-phase. 3-phase na yung stator niya. 400cc. Yan, mga kasipa. Tapos chichikin din natin ito. Pag hindi lumabas yung kanyang reading doon sa hinahanap natin, pagdating doon sa output ng kanyang charging system, bababa tayo dito sa kanyang stator. Ito yung main, mga kasipa. Ito yung nagtutulak ng kurente. Mainit na, malaki makina. So ito yung tinatawag nating power plant o generator. So ito yung naglalabas ng kurente. Tapos high voltage alternating current, 3-phase po yan, papunta dito, pupunta sa regulator. And then si regulator, rectifier, siya yung magkukonvert ng kurente natin. Alternating current to direct current, babato niya sa battery. So base dito sa 3-phase na to, is abnormal yung kanya charging system. So kukunin natin yung alternating current nito, na walang regulator. So stator lang. Okay. Check natin, mga kasipa. Yeah, mga kasipa. So ito, troubleshoot natin ito. Titingnan natin kung kamusta yung reading ng kanyang stator. Ito yung 3-phase charging output, alternating current ng tatlong to. So galing ito ng stator. Tapos ito, papunta na ito ng regulator. Okay. Tapos ito naman yung kanyang pulser. Okay. So titingnan natin, check natin kung papasok siya sa reading natin. I don't wanna know. So, check natin kung papasok siya dun sa ating trading. Alam na natin. Step by step tayo, mga kasipa, sa pag-trouble ng ganito kasi masila ng 3-phase. 0.6, 0.5, 0.5. So base sa kanyang reading, okay naman yung kanyang stator. So hindi pa tayo sigurado, mga kasipa. Hindi tayo pwedeng umasa dito na okay yung reading natin, kasi kahit sunog yan, okay pa rin ang reading nito. Maliban na lang kung putol yung kanyang stator o yung magnetic coil. Yan. So okay ang kanyang reading.
Pake tayo dun sa regulator. Rectifier. Atin. Regulator, rectifier. Ayan, nakita naman tayo dito sa kanyang regulator rectifier. Delicades. Ito mga kasipa, base dun sa akin na Pulse 1. Mano, yung kanyang sakit. Matigas. Sir, matatanggal lang dito na. Wala kang maraming connection yan? Wala. Ano man. Okay. Matatanggalin namin. Yan. Stick namin yung wirings niya. Tapos sa sakit. Magre-reading muna kami ng rectifier pagkatapos. Magre-reading kami ng continuity ng wirings sa continuity ng wirings at saka yung status ng wirings niya kung dumambang init, overload, overcharge or ano. Mamaya malalaman natin mga kasita kung bakit nag-shutdown yung kanyang charging system. So, ito yung kaso mga kasipa nung ating regulator rectifier charging system. So, pagbukas natin ng socket, ayan. So, dito sa alternating current line, nagkaroon siya ng pagkasunog, ano. Ayan, kung makikita nyo, naluto yung wire. Tapos, sobrang init, so hindi normal sa socket. Tapos, sumunod, ito na yung naging problema natin. So, nagdidikit yung alternating groundings at saka yung accessories line dito sa ground. So nagkakaroon siya ng konting leak. Kaya nangyari, nagsusunog siya. Yan, makikita nyo, luto. Yun, naluto yan. So yan yung nagbibigay kanina ng konting parasitic dun sa battery. Kaya to nagdi-discharge. Tapos nung pagdating na rito, sunog na. Yan, makasipa. Kung makikita nyo yung dalawang yan. Ayan, sunog. Yan. So nasunog na. Ito yung sinasabi natin mga kasipa, hindi natin pinagmamalaki yung gantong klase nung socket, kahit original na socket na ito, pagdating dito sa charging system is napakadelikado po niyan. So delikado po to kasi nagkakaroon tayo dito ng tinatawag nating vibration, tapos lagi itong nababasa. So dun po nagmumula yung problema ng mga gantong socket. Pag nabasa po yan tapos nagvibrate, tapos kumawag ng konti yung kanyang terminal lugs, may posibilidad po dyan na mag-loss contact na yan. Pag nag-loss contact po yan, nagkakaroon po dyan ng corrosion. Pag nagkaroon po dito ng corrosion, malfunction input-output na po yan. So ibig sabihin, magmamalfunction na yung pagpasok ng alternating current dito, tapos yung paglabas at pagpasok ng direct current. So magiging malfunction na po yan. Ang mangyari po yan, ganito. So nagkukos ng sunog, kung makikita nyo itong line ng ground, sunog po yan. Ayan. Itong mga dahilan kung bakit tayo hindi gumagamit ng socket. Kahit anong ginagawa po natin, hindi tayo basta-basta gumagawa ng socket. Pagdating sa main line o charging system natin, mga kasipa. So, lalo pa kaya yung mga local na socket. So, mas prone po yun ng mga pagkasunog. Ito nga, original na socket na bumigay pa. So, marami pa tayong na-encounter, mga big bike, saka sa ibang motor na nasusunog. Kasi mga kasipa, nasa outdoor tayo. Due to vibration, saka nababasa, kaya nagkakaroon ng gantong scenario. So pag nagkaroon ng kunting kawang yung terminal lugs niyan, magiging problema na dyan is lost contact. Pag nagkaroon ng lost contact, magsusunog na po yan. Pag nasunog po yan at nagkaroon ng corrosion, abnormal na po yung charging system nyo. So kagaya po nitong motor na to, Bristol motorcycle, kung makikita nyo, 5,000 RPM kanina, 12.8 lang. So ngayon, titingnan natin, lilinisin natin lahat yan, titistirin natin yung kanyang rectifier, titingnan natin mamaya sa 5,000 RPM. So ngayon, pa-starting ko to,
nang wala munang rectifier. So pa-starting ko muna para umikot itong si stator magneto para magbigay ng kuryente. Titingnan natin, pupundiin ko yung bumbilya ko. Okay? So para mapundi bumbilya ko sa 5000, kukuha tayo kahit mga 3000 RPM. 2000 to 3000 RPM. Pupundiin niya na dapat yung bumbilya ko. Okay? Tingnan natin, kasi pa. Yeah, tama kasi pa. So base dito, experience ko lang yung paggamit nito pag kumukuha ako ng alternating current ng stator. Kasi kung abnormal yan, maraming posibilidad na sira yan. Ay. Sira. Please have start. Start na mga kasipa, titingnan natin 2000 RPM. So napundi agad, nasa 2000 RPM pa lang tayo, pumutok na yung ating test valve. So ibig sabihin yung kanyang kuryente pagdating doon sa stator is buong-buo. So ibig sabihin napakalakas ng kanyang output. So napakalakas ng kanyang output, ipapupuntahin po niyan doon sa regulator, rectifier. And then si rectifier magkukonvert ng direct current. So wala pong kaso yung kanyang stator. Mga kasipa, kung bakit nagdadrop down yung kanyang voltage kahit na nasa 5000 RPM ka na, 12.8 lang. So malamang ito, dalawa na lang ang kaso natin dito, maaaring sa wirings o kaya dun sa rectifier. So pupunta natin yung rectifier. Ay, napundi po agad, 2000 RPM lang. So hindi pa nare-rev, pag start pa lang ng makina, pumutok na. Ay. Sir, natanggalin po lang yung sakit. Ayan, so tanggalin natin yung sakit, mga kasipa. Ayan. Yung isang nabili ko na Royal Enfield single seater, 170. Gunsing. Tama kasi mas hindi natin matatanggal. So ang gagawin natin dito, puputulin na natin kasi magiging reject na to. Ang gagawin natin, bakit may ganito? Ay, doon sa main. Aray. Ayan, mga kasipa. So, ito yung kanyang regulator rectifier. Titingnan natin ito kung may naging problema dito. Ano na yan eh. Chinek na yan eh. Chinek ng magawa. Oo. Oh, eh, di rin makuha. Okay pa naman daw. Yuan, no, hindi nga ako maka-alis. Paano niya tinister niya? Oo, oh, tinister niya. Tapos yan, binalik niya dati. May sina daw yung wire. Binalik niya dati? Paano ito? Ipik niya. Sida? Nakita niya rin yan? Hindi. Kala ko nakita rin. Ito mga kasipa yung sinatawag natin. Ayan o, oh, makikita nyo. Ayan. Madilim naman. Ayan, so kung makikita nyo, ayan o, so naipit yata to, so dumidikit. Ito yung isang magiging cause ng groundings. Ito, ang delikado rito, pwedeng bumaba to sa stator pag itong gantong kaso. Alternating current po kasi ito galing stator. So pag ito po yung lumapat sa groundings,
Tapos nag-output po siya ng alternating current. So pag nababad po yan, may posibilidad dyan na mag-init yung ating stator coil o pagkasunog ng stator. Ito yung sabi kong mabag. Bongo siya no. Yan yung single stator po. Parang Keke Machinsa no. Ayan. Dahan ba na? Sasawa po sa ano po. Talibang okay, yung CB400. Kaya po rin yung hulig din sa ano. Classic. Classic ano. Old school. Yan, so ito na mga kasipa. Tanggalan natin yung tanke. Titignan na natin yung kanyang battery. Tapos babalik natin mamaya. So ito nga yung naging kaso. Sunog. Bukod sa sunog. Sunog ito sa sobrang init. Nang dumadaloy dito ang current. Tapos ito yung nag-vibrate, lumuwag. Tapos ito, nung pagkaluwag nito, nag-lost contact, kaya ito nasunog. Kasi pa. Okay. So, ito yung ating charger, okay pa. Yan, makikita nyo. So, naka-bulbol. May posibilidad na uminit din ito. So, baka hinang na rin natin ito lahat. Okay. Ang battery, titignan natin kung kamusta yung voltahe. Input saka output. So ito mga kasipa, Bristol 400cc, nakita na natin yung mga problema. So good ang stator. Ang problema nito, charging system. So good din naman yung socket dito. Okay. So pagdating dito mga kasipa, so marami ng sunog. Ngayon nito, sunog na. Ayun, makita nyo sa loob. Kaya sinasabi ko mga kasipa, sa paggamit ng mga socket, may advantage at saka disadvantage po ito. Yeah, mga kasipa, hindi po pwedeng lagi na lang sakit ang gagamitin natin pagdating sa live. Pagdating dito sa mga heavy load. Yeah, makita nyo, sunog yung alternating current wire nya o yung galing sa stator. Ayan, sunog, pinutol ko na. Tapos yung kanyang direct current output, sunog din. Ayan. Tapos yung kanyang regulator, buhol din. Tapos makikita nyo, ayan, dumikit din to sa body. So pwedeng manira ito ng regulator or stator pag itong mga gantong senaryo mga kasipa. So yan na. Tapos habang binabaybay namin yung problema, punta ako sa output load kung saan papunta na ng battery. So dito na lahat magtutugma. Ito na yung main, kasi apat ang fuse nito. Ito mga kasipa, yan. Tapos ito starter relay. So ito lang ay naging cause. Ayan, nasunog. Ayan, so hindi na may deliver ng maayos dyan yung kailangan nung kurente. So pagdating dito, nalulunod na dito at saka dun sa socket dun sa rectifier. So ang gagawin namin, titingnan namin to, baka delikado itong starter relay nya. Malalaman natin mamaya, kasi pa, okay. Ito yung main fuse. Gumamit sila ng 20 ampere. So, sunog na sunog, lutong luto. Ayan, so hindi na matanggal. Ayan, to das, delikado to. May posibilidad na yung starter relay natin magko-convert tayo ng mga wirings pag di matanggal. Okay. Ito na mga kasipa yung update natin dito sa Bristol 400cc motorcycle. So inintak na natin yung kanyang regulator rectifier. So good naman. So ginawa tayo, gumawa tayo ng panibagong ano natin. Electrical circuit natin o yung linya, ginawa natin ng panibago ito na. Tapos chinek natin yung stator niya, hindi na tayo pumasok sa loob. Balik kinuha lang natin yung resistance niya. Yung resistance niya good naman. Same pare-parehas yung kanyang three pole. Pare-parehas yung kanyang mga pole head. So hindi na tayo bumaba. Chinek na lang natin siya ng valve, yung pamamaraan kung saan yung valve busted, kung tawagin natin yung 1000 to 2000 RPM. So busted agad, ibig sabihin malakas yung kanyang current, so alternating current. So pagdating dito, okay naman, hindi umakyat dyan. Okay, pagdating dito mga kasipa, doon nagka-problema sa mga socket. So ito yung socket, inalta na natin. Ayan, makita nyo sunog. So original na socket na to mga kasipa, nagkakaroon pa rin ng issue. Paano pa kayo mga lokal? So ito yung dahilan kung bakit di tayo gumagamit ng mga ganitong basta-bastang socket. Kasi meron itong advantage saka disadvantage. Ang advantage nito, madaling tanggalin. So disadvantage, pag hindi ka na gumamit ng socket,
mahirap na tanggalin, sabi nila. Pero napakadali naman tanggalin. Okay. So, ang disadvantage lang nito, yung pagka nasunog na o nag-lose contact. So, ito magiging problemang malaki. Kagaya ni sir, naglulubat yung kanyang battery. Tapos, hindi kayang supply yung mga ilaw niya. So, dahil dito, nagko-collapse yung kanyang direct current output. So, yung kanyang alternating current, okay naman, pero nasunog din. Yan. Tinanggal din natin kasi lumubo yung mga wire, ganoon din sa dulo. Tapos itong kanyang output, direct current, dito na nagka-problema. So, pag sinusupply niya ng battery, nalulunod na kanyang voltahe. Okay? So, ito na, inakabit na namin. So, good na. Okay na lahat, mga kasipa. Ayan. Napakalupit na alaga ni sir. Ha? Mahilig siya sa, ano, classic. Ayan, so may pangalaga si sir. Ayan, no? Lupit ng alaga. Okay, mga kasipa. Tapos, isang naging cause ng problema niya is ito. Yung kanyang starter relay, nasunog na rin, pati yung kanyang fuse. Okay, so bakit nasunog ito? Ito, mga kasipa, nakalagay ito dito. So, main fuse po yan. Ayan. So, ang ginawa natin, gumawa na tayo ng panibagong sa atin. Naka-crimp, nakahinang. So, yan na. So, binypass na natin itong kanyang starter relay kasi sunog na. Yan, nasunog po ito kasi yung kanyang rectifier doon yung sakit, nagbago yung kanyang output. So, naglaro dito yung init nung kanyang current. Kaya itong naging nangyari, nasunog. So, ayun ko sana yung fuse. Wala na yung fuse, sunog na. Okay. Okay na, sir. Okay na. So, ito na yung bago. Okay. So, sumigpit na lahat. Okay. So, tatry natin. Kanina, kung napansin nyo, 5,000 RPM, 12.8 volts. So, ngayon, ito yung kanyang voltahe. 12.16. Patay ang makina. So, try natin start. Yan. So, may start na. Kung makikita nyo, ang bilis tumaas, mga kasipa. Yan. Mukhang madilim. Yan. 13.6. Makikita nyo, nasa 1,700 RPM. Kasi pa, ayan. So, yan yung fuse. Okay. So, maraming naging cost. Output DC, papunta sa rectifier. So, yun ang naging problema niya, mga kasipa. So, lutong-luto. Ayan. Tapos, pagdating doon sa may socket, naging problema rin. So, naging nandamay na siya kung saan. So, kanina, minor niya, kahit i-rib namin sa 5,000 RPM, 12.8 volts lang. So, ngayon, mga kasipa, 1,700 RPM. Nakikita nyo, 1,500 RPM. Pero, 14 volts na agad. Ayan. Yan mga kasipa yung hinahanap natin pagdating dito sa 3-phase charging system. Okay. Itong charging system mga kasipa ng 3-phase, ito na yung pinakamataas na klase ng charging system ng ating mga motor. So 3-phase. So meron din 3-phase delta sa 3-phase Y correction. Okay. So ito yung yan. Makikita nyo 14.7, 14.07 na. So minor pa lang po yan, 1,500. So, napakalayo nung kanina, 12.8 rev na namin sa 5,000. So, try natin i-rev sa 5,000. Yan, kung makikita nyo, 14.5. So, ang 3-phase po kasi pag nire-rev natin yan, lumulubog yung kanyang voltahe. So okay po yun, ganun po sa diyang 3-phase. Tapos ito na po, pag naka-minor, mas mataas na po yun, mas malakas mag-charge pag naka-minor, kung mapapansin nyo. Ayan, 14.14. So painitin lang natin kahit mga 2 minuto, titingnan natin, aangat pa ito, makakasip pa. Okay, so 14.15, kung mapapansin nyo, hindi po yan naka-rev. So naka-minor lang po yan. Ganun po yung mga 3-phase natin, pag naka-minor, mas malakas po sila mag-charge. Pag naka-rev na po, nangyayari dyan, sa sobrang lakas na mag-charge, pinipigilan ni regulator yung charger. Ito mga kasipa, pinipigilan ito. So bakit nga ba nasusunog yung mga 3-phase? Kasi sa experience natin mga kasipa, pag pinipigilan ito malakas na kurente, lalo pag naka-hirib na tayo, kasi tinatama niya yung kurente, yung regulating line, napipwersa na yung stator natin. Pag mainit na si stator natin, tapos yung kanyang current, wala na siya mapagbabatuan. Kasi dito, pinipigilan na nito. Ang nangyari, may balik na. Yun. So, ang nangyari mga kasipa, pag may balik na sa init ng makina, tapos yung init ng
current ng output niya. So may posibilidad na nasusunog yung 3-phase. Kaya kung napapansin niyo sa mga 3-phase, madalas issue ang sunog ng stator. Sa sobrang lakas niya mag-charge, mga kasipa. Yun yung experience natin. Okay? So malakas po kasi mag-charge yan. Kaya mainam. Pag 3-phase, meron tayong laging battery. So bakit kailangan laging may battery? Para may pagtatapunan po itong si rectifier ng output. Kasi pag wala pong pagtatapunan to, pipilitin itong pigilan yung mataas na kurente galing kay stator. So pag pinigilan po nito ang kurente, mapipirsa po ito. Pag napirsa po yan, may posibilidad po yan na bumaba yung current. Yan. Tapos init ng makina, init ng current, ang mangyayari dun sa windings ng stator, yun, nasusunog. So yun yung observation natin, mga kasipa, pagdating dito sa 3-phase. So okay naman na to, good na. Okay na, mga kasipa, problem solved na to si Paps. Dinayo pa tayo, galing pa ito ng ibang bayan para idayo sa atin, kasi sa Manila pa to dadali. Okay. Yan, mapapansin nyo, 1500 RPM, 14.2 pag nirev natin. Mapapansin nyo, mga kasipa, ang bagal ng kanyang charging system pag nire-rev. So ganun po kasi yan. Kasi pag nire-rev na natin, mas tumataas na yung RPM natin. So mas lumalakas na sa mag-charge. Pag lumakas na siya mag-charge, i-convert na nito si rectifier. Tapos si regulator na ang bahala magtatama ng kurente. So mapapansin nyo, umiinit na to. Bakit umiinit na to, mga kasipa? Kasi yung rectifier nito.